Lagay tayo asin. Lagay tayo ng mantika. Magluluto tayo ng spaghetti. Kaya haluin para pantay yung luto ng pasta. Sabang niluluto natin, asalang natin yung spaghetti sauce. Spaghetti sauce. Pakuluan natin yung ground beef. Dahil di ako pwedeng kumain pa ng chicken, egg, and fish, dahil soft diet ako, luto ako ng kakainin namin na pwede po rin kainin. So, pamantikahin muna natin itong ground beef. Usually, 8 to 10 minutes lang itong noodles. Nag-oil na to, nag-render na ng fats, saka natin ilagay yung buyas saka bawang. Buyas to. Yan. Pag nag-render na yung fats, saka natin igisa na yung buyas and bawang. Ayan, transfer ko na to sa kabila para mabilis to. So, nag-render na siya ng fat. Lagyan na natin yung onion. Lagyan yung garlic. Usually, nilalagyan ko din siya ng butter, pero since ma-oil na yung ground beef, wag na. Then, ito yung halo na tomato sauce, Italian and sweet style. So, ito yung version ko ng Pinoy Spaghetti. Then, ketchup. Kahit half cup, half lang nung bottle na binibili nyo na regular size. Pero ako usually, yung one bottle nilalagay ko na. Then, lagay na natin yung hotdog. Hindi ko na to in-slice kasi gusto ko maiba lang. Wala kasi ako nung jumbo hotdog eh. So, pwede naman to guys. Mabilis lang itong lutuin eh. Saka hindi na tayo maglalagay ng sugar kasi meron na tayong sweet style na sauce and meron na tayong ketchup. Lagay tayo ng pepper. Yung sauce na to, ang shelf life nito sa akin usually
1 to 2 months sa freezer. Pinoportion ko lang, tapos pasta na lang yung niluluto ko after. And then, irereheat lang. Tinutuw ko lang yung sauce. Then, lagay na tayo ng cheese. So, kayo hindi na tayo maglalagay ng salt kasi salty naman na yung cheese. Lagyan natin ng konti pa. Konting-konti pa. Tikman natin.